alas 8 na, nandito na! The Philippines' most popular DJs. 2009 Gawad Tanglaw Awardee, 2010 Gandingan UPLB Awardee, Guillermo Mendoza Awardee, 2012 and 2013 Yahoo OMG Awardee, 2000 dami-dami naman! Yabo na! Maiksi, pasensya! Tayo na lang, Chris! Sige! 1, 2, 3! Hey! Tambale na! Tambale na! Good morning, Nicole Liala! Good morning, Chris Chuper! And good morning po, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. Kumusta naman po ang inyong gising? Sana'y okay. So, alright ang gising niyo ako, partner. Maganda ang gising ko. Ay, pa, very good. Bakit? Siguro yung kapitbahay ninyo, nasilipan niyo ang aga nagbihis, no? Eh kasi si Chris Chuper minsan po mainit ang ulo niyan marating dito. Kasi siya po unang pumapasok. Oh. Mainit po ang ulo niyan kasi late nagigising yung sinisilipan niyang kapitbahay. Eh kailangan niya umalis. Inaabangan ko kailan mag-alarm yung orasan niya para correct. Sabay kaming babangon. Eh kanina na late o, oh, di ba? Napaaga pala o, oh, nasilipan ni Chuper. Di good mood. Charot lang. O bakit maganda gising mo? Ano? Sandali! Sinagot na. Ay! Dito! Huwag mo ako paasahin. Sinagot ka saan? Oh, sinagot na ako nung nililigawan. Seryoso yan? Hindi nga. Hindi nga. Kiyos mo mga sandali. Pinky swear? Eh, paki-pinky-pinky swear ka pa. Oh, nga. Seryoso yan? Ganun pala yung sarap ng pakiramdam, no? Kapag ano? Ah! Ginagago mo ako. Ay, maniwala. Seryoso nga. Huwag mo naman ako. Hindi nga ako nakatulog na maayos. Ganun pala yung pakiramdam, no? Hindi nga, siya panayak ako. Seryoso yan. Diba, ganun pala yung paggising mo. Ano? Inspired ka. Hindi naman, no? Alam mo, partner, oo. Pareho tayo merong good news. Anong good news? Pero yung sa akin, it's April Fool's Day. Happy April Fools. Nakakainis ka naman eh. Alam mo na, nakakasar ka talaga. Mamaya ka lang magpapakulo talaga ako ng nude. Sisiguraduhin kong matutuyo yung kumukulong noodle sa mukha mo. Sa mukha ko lang. Sisiguraduhin mo po tira yung mukha ko lang. Nakakainis. Alam mo, partner, nung sinabi mo yung sinagot, Nainis ako sa sarili ko kung ba't ang daldal ko. Diba? Bakit hindi kita hinayaan makapagsalita? Tapos yung heart ko nandito sa Pasay, tumakbo hanggang Quezon. Ganun gusto siya kabilis. Gusto mo makilala kung sino siya? Hindi naman ganun kabilis yung pagtibok. Tapos sasabihin mo, April Fool's Day. Kakaloka. Gawin ko kayang dartboard ang face mo. Makaganti man. Binder than that. Okay, ikaw nagsabi niyan. Hindi sa akin ang galing yan. Binuli mo sarili mo. So, sa madaling salita mga kabisyo, today is April Fool's Day. Correct. Kapag halimbawa, may nangutang, bawal daw magpautang ngayong araw na to. Naku, totoo yan. Pag sinabi yung babayaran kita, promise. Correct, yan. Ako, meron pong posibilidad na... Magoyo kayo. Correct, true. Kasi April Fool's Day nga po ngayon. Madami pong loko-loko ngayong correct, araw na to. Correct, true, Lageria. Tos Christio, pero... Alam mo yung naiihi ako, yung puso ko napunta sa Quezon. Hindi ko alam kung paano ko usisain. Hindi ko alam kung mag-share ka. Langyaka. Hindi mo man lang ako pinasakay na medyo matagal-tagal. Nakakainis ka. Pati nanay ko nagulat. Oh, okay. Nag-text, kaya binilisan mo. Kasi baka mamaya maloka lahat. Ako nakakalur kay. So, wag po magpapauto ngayong araw na ito. Kapag kalimbawa, May sumagot sa inyo na nililigawan, huwag ka rin paka siguro. Correct. Baka mamaya, niloko ka lang yan. Pagdating ng dulo ng araw, sabihin niya, Happy April Fool's Day. Ganunin ka. Sakay ka na. Diba? Ang saya-saya mo. Inano mo na, pinost mo na sa Facebook. Pinento mo na sa lahat. Nag-schedule ka na ng Ginuman session. Tama, tapos mag-uwian na. Pagdating mo sa bahay, sabihin niya sa'yo, Happy April Fool's Day. I pulled you. Nakakaloka. Kainis. Sarang martilyo ng bumbunan. At talaga, promise. Yun ang masarap biktimahin ng martilyo gum. Ay, naku, grabe, Asians. Ano good news mo naman? Hindi naman to April Fool's. Walang hindi, wala. Nagluloko lang ako. Gusto ko lang sumakay. Wala
lang. Etches lang yun. Oh, yan. Basta kung ano man yung maririnig nyo ngayon o mapapanood ninyo. Correct. Or basta makikita ninyo. Huwag basta maniniwala kasi baka niloloko ka lang. Correct. Alam mo, may magpo-post sa Facebook ng kaibigan mo na kunyari, sasabihin niya nanalo siya sa loto. Yan. Ilibre ka niya ngayon. Tama. Naku, huwag kayong basta-basta maniniwala. Diba? Maniwala lang kayo kung tatawagan kayo for a ginuman session. Oo, oh, sasama agad ako nun, partner. Ano man, Ginebra San Miguel, masarap kasama yan. 180 years na yan sa industriya, partner. Ibig sabihin, ang rami nang nagpapatunay o nakapagpatunay na talagang masarap sa ginuman ng Ginebra Correct. San Miguel. Since 1834, alam mo naman, itong inumin ng mga taong laging ganado sa buhay. Yan ang inumin na nakasanayan na ng ating lahi. Ang inumin nating lahat, yan ang Ginebra San Miguel, ginuman na! Naku ha, huwag mapapautong ngayon. Lalo na uutang, naku. Madala-dala kayo dyan. Madala-dala sa utang, may hirap. Pero alam mo, partner, no, ang bilis lang. Tapos na ang first quarter. Correct. Diba? April, second quarter second na tayo. Second quarter na tayo. Before we know it, rainy season na naman. Pagkatapos Correct. Ng rainy season, bear months na naman. I don't believe tapos sa tanda-tanda na natin, partner. Alam mo, pag nagtatanong ng edad, laging 33 na sa utak ko. Nakalimutan ko, 34 na pala itong year natin. Eh, kaya pala kapag kinatanong ka, 33 ka? We. Nagdududa. Yung totoo. Parang nasabi kanina, sinagot ka na. Nagduda. Alam mo kung ba't ako nagduda? Hindi naman nagdududa na sasagutin ka eh. Oh. Imposible namang hindi ka sagutin ng kung sino man liligawan mo. Oh. Ang kaya ako nagduda, kasi ba't ka nag-share? Hindi mo magtatanong. Hindi rin ako nag-uusisa. O diba? Kaya medyo nag-alangan ka rin kanina. Medyo nag-alangan ako. Actually, iniisip ko, baka April Fools, kaya dapat sasakyan kita eh. Oh. Kaya alam, baka totoo eh. Kaya dapat sasabihin ko sa kanya, meron din akong yes, good news. Yes, may credibility pa ako. At sasabihin ko dapat sa yung good news, oh. partner, kunyari buntis ako. Oh. Etchos lang. Kasi, eh kaya alam, baka totoo yung sa'yo. Eh ayokong basagin. lang yaka. Magsabi, di ako maniniwala. Nakakaloka. Alam, buti na lang. Hindi napasakay, partner. Ay, hindi mo ako napasakay doon. Grabe. Di, pero, basta huwag po magpapaloko ngayong araw na ito. Madami loko-loko. Correct. Sabi mo, kanong college kami, uso yan, partner. Pag April Fools? Oo, actually, sa Pilipinas, hindi mo masyadong uso yan. Bakit ba nakikiuso tayo? Okay, ang Western culture kasi yan. True na doon. Hindi mo makano. Okay. Mag-celebrate ka. Una sa lahat, alam mo ba history niyan? Hindi nga eh. Nakikisa kayo lang kasi tayo. Oh, tapos, di ba yung mga boyo-boyo na ganyan? Oo, totoo. Yung sasabihin, oy, pare, ikaw muna magbayad ng ano na, drinks natin, ha? Bayaran kita bukas. Tapos wala, uwi na. Wala. Please. Yung araw na ito, uwi na lang kayo na maaga. Nang hindi mga goyo. Mahirap na. Totoo yan. Yung, alam mo yung ano, sa upuan namin, kinakadena yung mga bag namin. Seryoso? So, okay, nag-effort maganda na ng kadena. Totoo ka. Totoo ka dyan. Actually, sila kukuha ng kadena. Kasi sila ng teacher, okay, class dismissed. May iwan siya. Nakapadlock sa upuan. Ganun sila kababoy, mga grabe. Mga loko-loko yung mga classmates ko. Yan yung mga classmates mo, mga friends mo sila. Tama. Mga friends tapos, mga kaibigan mo talaga, super. Tapos kanyari, yung mga bag namin din, syempre, pag ano, pag sa classroom, hindi mo naman papakailan na basta-basta. Kasi naman. Attentive kasi sinasabi ng teacher. Ng correct. Teacher mo. Hmm. Tapos magbe-break time ka, ano, iiwan mo yung bag. Ako, okay lang, sige, iwan mo na sa akin syempre, yung bag ko. Syempre, inialangan mo lagi mong dala, diba? Tsaka yun lang naman ang classroom, pwede correct. Iwan. O, correct, diba? Gagawin namin yung mga dinakot na mga janitor namin ng mga basura. Talaga. Kasama yung mga alikabok partner, tsaka mga dried leaves. Nilalagay niyo doon. Eh, wala ka sa kaibigan ko. Eh, kayo mabait pa kayo, partner. Mabait pa yung sa amin. Oo, yung kaibigan ko, partner, naglagay siya ng patay na pusa. Sa bag ng teacher. Ang tibay. Ay, naku, nakakaloka. Huwag maging ganun, ha? Huwag okay, yung mga tropa tayong ganyan. Correct. Kasi, alam mo, okay lang naman maging ganyan, eh. Diba? Yung meron talaga sa classroom, meron talagang yung palatawa, yung correct. Talagang joker, yung talagang alam mong siya'y laging merong prank. Mm-mm. Diba? Pero hindi naman sa lahat ng oras, eh okay yun. Totoo. Kasi paano kung bad mood yung studyanting yun? Correct. Paano kung sakto nga? Iniingatan nyo yung bag na yun kasi mamahalin sa talaga mo ng dried leaves. True legend. O kaya nag-iisa. Totoo. Baka balik sa pasalubong ng tatay na OFW. Mm-hmm. Diba? Ingat ka, ingat-ingatan. O kaya pinaghirapan ng nanay sa paglalaban ng correct. 10 days para makabili ng ganung bag kasi talaga mo lang ng pusa. Ng dried leaves. Ng alikabok. One time, no, kumunya, iprank kita partner. Nagawa ng pusa yung LV mo. Okay lang yun, lumang vlog lang naman yun.
Lagyan mo ng pusa. Diba? Ganon ha, naisip mo. Sige, huwag ka rin mag-alala. Yung mga kadekadena ng mga kaklase mo. Wala yan, wala sinabi yun. Wala yan, wala yan. Sigagawin ko sa'yo. Nakakaloka, di ba? Eh, paano, okay lang yun kung alimbawa, yung lolokohin mo, eh, loko-loko rin at game. Totoo. Eh, o kaya pikunin, halimbawa. Eh, paano kung pikun nga? Diba? Diba? Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya kapag ka na pikun. Totoo yan. Diba? Yeah. Eh, tingnan mo, partner, mga nababalitaan natin, diba? Kaklase, binari lang kaklase, kaklase, napatay ng di inaasahan, diba? Totoo. Dahil nagkabiruan. Nagkapikunan. Nagkapikunan. Eh, nakikita sa pelikula, nakikita sa mga games, na kapag ka meron kang kaaway, anong gagawin mo? Babarilin mo. Correct. Violente ang reaction. Violente. Ang nagiging reaction. Diba? Kaya may mga violent na mga bata, eh. Kasi yung mga games, diba, para patayin mo yung enemy mo, kailangan mo siyang pukpukin hanggang maging duguan. Diba, may mga ganun pa. Tapos, nakalat pa yung brains, diba? Nakakaloka. So, isipin ng bata, akala nila okay lamang yun, pagkali sa tunay na buhay. Correct. Okay lang magpukpok ng kaaway, kasi kaaway siya. Kasi yun yung mga napapanood. Diba? Ingat-ingat din sa mga maggagawa po ng mga prank ngayong diba? Araw na to. Correct. Kasi nakiki-April of Fool's Day kayo. Diba yung tipong manggugulat ka? Kagaya natin napanood natin na nakarang mga buwan, partner, yung ano, yung sa video. Alin doon? Surprise niya yung, ay parang tatakutin niya yung ano, yung may-ari ng bahay, nauna siyang pumasok ng bahay. Correct. Tapos nung pagpasok ng may-ari ng bahay, akala niya may ano, may mga manloloob sa bahay niya. Correct, mga magnanakaw. Nagtatakbo siya hanggang sa labas ng bahay. Tapos pagbaba ng bahay, yun, nabangga ng sasakyan. Kasi hindi niya nakita sa pagmamadali. Correct, kasi natakot eh. Oo, natakot. Initial reaction yun eh, 'di ba? Kapag halimbawa may emergency, tatakbo ka talaga eh. Correct. Diba? Hindi mo na alam. Diba? Parang, yung katawang parang boss natin nagkukwento kahapon, diba? Kwento mo, dali. Tulog pa yun. Yung kwento ko talaga. Nalalabigla. Sabi ko, dalo, tumatawa ka agad. Wala pa naman yung kwento. Yan tayo eh, Pinoy eh. Kwento namin kasi tulog pa naman siya. Tsaka nakakatawa po talaga. Hindi ka, para lang ma-prove po namin na ano po, yung adrenaline rush, yung bigla. Di ba, partner, ganito lang yan? Di ba pag halimbawa may emergency sa bahay, kahit mabigat yung kusino man, correct, dead weight na or whatever, pag may emergency, for some reason, nabubuhat mo. Oo nga, diba, ganun yun eh. Nakakita ko, partner, yung 12 steps na stairs, nabuhat nung ano, nakapitbahay namin, diba, partner. Di ba? Natakbo eh. Ganun talaga yun. Ganun, kahit ganun kabigat, nabubuhat correct, niya. Ganun talaga kapag ka-emergency. Ito naman. Tama. Yung boss nga namin. So, unang tinanong sa meeting namin, have you heard about the incident dun sa mall? Yung nasabi niya. Sabi namin, yes sir, nabalitaan po namin. Tapos sabi niya, I was there. Oo, oh, malapit ang eksena na malapitan niya. Narinig niya, nakakwal yung putok. Ganon. Sa sobrang tindi daw ng takot ng mga tao, umakyat sa pababang escalator. At eto dito, syempre gagawin mo talaga yung partner. Correct, makatakas ka lang. Kung baga makalayo ka lang sa eksena. Oo, kasi malapit sila sa scene of the crime, di ba? So, ako partner, gagawin ko din naman yun. Dito ako natawa. Dito ako natawa sa sinabi niya. Nagtataka kami, ba't ang tagal na? Hindi pa kami nakakaakyat. Doon ako nagtaka. Sabi ka, di ba kami akyat-akyat na sa kalahati pa lang kami? Doon ako natawa. Yung pala kasi sila sa lubog nila escalator. Bakit sila pababaan direksyon ng escalator? Alam mo, okay lang naman yung gawin mo yun. Ako parang gagawin ko yun eh. Kasi yung pababayatan ng escalator, ay yung paakyat na escalator rather, yun yung malapit dun sa crime. Alam ka naman na dun yung mga nangyayari, parang pinandun yung escalator ng paakyat, dun ka na pupunta. O mas engots yun. Diba? Talagang aakyat ka sa bumababang escalator kasi nagagawa naman yung matagal nga lang. Treadmill. Diba? Natawa talaga ako sa... Nagtataka kami. At tagal-tagal namin umakyat sa kalahati pa lang kami. Bakit di mo naman maintindihan? Sobrang taranta mo kasi. Correct, diba? Yung makasama ka pa mga bata. Mga bata. Hindi, gagawin mo talaga, partner, ma-secure lang eh. Correct. Diba? Meron nga akong kakilala, partner eh. Mm-hmm. Ganun din, emergency. Tapos, may sunog naman dun sa floor nila. Oh. Ang ginawa niya, partner, for some reason, tumalon. Sabi ko, Spider-Man? hindi tumalon from ano ha? From taas to baba. Diba, tendency, maghahanap ka ng tatalunan. Mm-hmm. Siya, partner, tumayon siya pataas. Pero for some reason, nakataas kasi yung taas, yung parang kisame, meron pwedeng makapitan. Oh, ang galing. Oo. Sipin mo, no? Ganun talaga kapag, ewan ko, ang galing talaga ng Diyos eh, ginagawa yung katawan natin na pag may emergency,
alam ko anong gagawin or may potential may initial, pa lang Spider-Man, no? Nga eh, sabi ko, audition ka kaya. Baka gawin ng Spider-Man 3, sabi ko. Nakakaloka, di ba? O, ingat tayo pag magagawa po tayo ng prank kasi nga nakikisakay tayo sa, ano, sa April Fool's Day. Ingat-ingat po sa paggagawa ng mga biro mamaya sa mga kaibigan nyo. Make sure na game din sila. True. At hindi sila pikon o walang mangyayaring masama. Yes, o di ba? Tsaka kung meron po kayong kaibigan na sasabihin sinagot na siya ng nililigawan, huwag po kayo maniwala. Parang si Cooper lang. Alam mo, partner, yung mga lalaking ay mga babaeng umaasa na mamahalin mo sila. Kanina, partner, may hawak ng ano, balisong. Nung sinabi mong sinagot ka na. Alam mo namang, gwapo ka eh. Kinis mo. Kinis mo kaya. Nakakalurks. O, basta ingat po ha. Yeah. Pero ito, partner, no joke. Ililibre kita sa Chowking. Talaga? No. Huwag mo akong papaasahin, partner. Hindi kita papaasahin, true, lalig. Magbayaran na. Nasa sa Nicole. Magdetext na lang, happy April Fool's Day. Iniiwan. Ang daming in order. Pang isang platoon. O hindi, lilibre kita ng Chinese style fried chicken kasi mura lang yan. Mula talaga sa Chowking yan. Sarap-sarap pa naman yan, partner. Yung naman, super duper. Diba yung talagang sa labas pa lang pag kinagat mo, crunchy na crunchy ang balat. Tapos juicing-juicy sa bawat kagat. O, diba? Ang sarap ng Chinese style fried chicken, corrected partner. By, tapos meron pang kasamang rice. Uy, tapos may kasamang chicharap. Depende kung anong gusto mo. Kung gusto mong a la carte, 72 pesos. Uy. Kung gusto mong may drink, 80 pesos lang. O, diba? Murang-mura. Correct. Ganyan talaga sa Chowking. Ay, naku, nakakaloka talaga. Oh, ang wish namin ngayong araw na ito, wala pong magoyo, hindi ka maloko, hindi ka mautangan. Basta walang ano, walang masamang mangyari sa'yo. Itong wish namin, huwag magkaroon ng emergency. Tama. Nakaka-stress. Sobra, promise. Diba, nakakapanginig, nakakapanlambot, nakakapanghina. Ba yung halimbawa sunog, 'di ba? Lalang sobrang init ng panahon. Ang init, grabe. Yung mga electric fan po natin, pakakabantayan niyo kasi nag-overheat. Tama, wag po kayong mag-iiwan ng mga nakasaksak. Correct. Kasi mahirap na po, 'di ba? Wag po kayong mag-iiwan ng mga nakabukas na mga ilaw, naku, kasi mahirap na pong mabusuhan. yun eh. Alam mo na, summer, marami rin nagiinit ang katawan. Hindi, pero truly, mag-ingat po kasi mahirap po talaga, di ba? Tama ka dyan. At saka, alam mo kapag ganitong summer partner, uso din ang init ng ulo. Tama, di ba? Diba? Init ang katawan, sasabay ng init ang ulo. Kaya nga, dapat kapag ganitong mga panahon na to, di ba? Pumasok na naman tayo sa susunod na quarter, hello April na, relax po, matutunan po mag-chill-chill. Kasi talaga nga, mabilis mag-init ang ulo kapag ka naiinitan yung katawan. Kasi hindi diba? Tayo masyadong komportable sa ganitong Lalo, lalo pa partner kung may had-had ka, di ba? Tama, ikaw na. Ang hirap-hirap, naglalakad ka, init-init, di ba? Kating-kating ka, gusto mo kamutin, hindi mo makamot correct, eh. Correct, di ba? Paparaan ka para ano, para hindi balat ha. Kung paano mo kakamutin yun. Di ba? Tapos sisingitan ka sa pila. Tama. Di ba? Ang kate na nga ng hadhad mo, ang sakit na nga ng hapdi pa, sisingitan ka pa ng pila sa jeep. Di ba? So mag-iinit ang ulo mo. Correct. Di ba? Kaya nakakadagdag talaga yung init ng katawan sa init ng ulo. Parang kahapon na naitala yata, partner, 35 degrees Celsius kaya yung pala, ano. Kaya pala, sobrang init 35, mga kaibigan. True legend. Kung isipin nyo, hindi pa talaga siya yung kasagsagan ng sobrang init. Oh, yung init. Oh, kaya medyo konting lang, kahit mainit ang panood, konting lamigling ng ulo. Correct, yan. Diba? Chill lang tayo, mga kabisyo. Alam mo, dapat kung halimbawa nga gusto mong malamig ang ulo ng mga tao sa paligid mo, dapat maganda din yung pakikitungo mo. Tama. Maganda din ang serbisyo mo. Maganda diba? Ka makisama. Meron akong kwentong narinig, partner. Mm-mm. Ano, nag-order siya sa restaurant. Ito na naman. Ito lagi natin pinag-uusapan, partner, yung kailangan kapag ka nasa field ka ng service. Mm-mm. Diba? Dapat, serbisyo na tama ang ibibigay mo. Mm-hmm. Expect ka pang bibigyan ka ng tip kung pangit ang serbisyo mo, di ba? Tama. Di ba totoo naman eh, pag maganda yung pag maganda yung serbisyo sa iyo, talagang inalagaan ka. Kulang na lang itanggalin yung tinga mo sa ipin. Di ba? Pag mga ganun na service correct. Kapag ipinaramdam sa iyo na importante correct. Ka o mahalaga ka. True la je, di ba? Eh talagang bibigyan mo ng bonggang-bonggang tip. Correct. Tsaka babalik ka doon. Correct. Meron ako nga isang kakilala, partner. Pumunta siya sa isang restaurant diyan okay. Sa may Santa Rosa. Okay. Tapos, nag-order siya ng dinuguan at puto. Mm-mm. Yung puto, partner, antigas. Sabi puto ko, sabi puto seko yan. puto ba ito? Yun din ang naitanong ko. Hindi, actually, nagtaka ko talaga. Sabi ko, ano po ba yan? Puto po ba yan? O bubble gum? Kasi sa
totoo lang, partner, ano siya? Talagang ano, matigas, matigas. Ma, ano siya, ma... Di ba ang puto? Sa madaling salita, ang puto, partner. Malambot siya, di ba? Unless puto second, hindi nga na, hindi mo lang nabasa yung seko. Oh. Tama, baka nabura. Sa bagay, may point ka doon. Pero sure naman eh, sure naman, partner. Itsura ang puto naman. Itsura ang puto siya. Kahit, itsura ang puto talaga. Oh. Yung puti, na parang maliit na macarons, na parang maliit na cupcake. Oh, 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 oh. Diba? Hindi, puto seko. Ano ba? Ano ba? At kinonvince mo talaga ako, di ba? Eh, kanina ka baka... Explain, explain na baka puto siya. Ang tanga mo lang ka. Kanina. Effort sa magpapaliwanag yun. Alam mo yung puti. Ano ba, ganito ba yung tsura ng puto? Baka wala ka sa probinsya nyo. Hindi, di ba nakakita ng puto? Kasi ikaw eh. Ang kulay puti ba yun? Kanina ka pa nagpuputo seko eh. Ang kulay ko eh. So anyway, puto talaga. At okay. Saka pala ito yung dinuguan eh. Alam mo, may puto. Nagpapaliwanag ka. May puto seko pa pala ng dinuguan. Kung ano man. Wala naman. Huwag ka nakakasim. Gulo-gulo mo. Dami-dami mong comment. Oh. So sa madaling seko. Huwag ka! So matigas talaga. Actually, partner, pag pinaghiwalay mo sila, hindi mo sila mahihiwalay. Okay. Para siyang, as in effort ha, titigasan mo talagang paghiwalayin. Tapos hindi mo, tapos pag kinagat mo, partner, hindi mo talaga, makakagat mo siya, pero hindi mo siya machuchu. So ibig sabihin, pag nilunok mo siya, hindi siya madadigest. Pag nilabas mo, yun pa rin siya. Diba? Parang ano, kasi pag ang puto, kapag matigas na, luma na siya. Correct. Yun ang ibig sabihin. Yun ang ibig sabihin. So, eto na, diba? May I call the waitress. Oo. Sabi niyang, kaibigan ko, sabi niya, excuse me, miss, ang tigas po ng puto ninyo. Bakit ganito? Tapos pinakita niya. Oo. Ginano niya, oh. Pinakita niya talaga na hindi niya maniwala. Dinemo niya. Kasi parte baka hindi maniwala. Oo. Tsaka nakakita ka na ba ng tikman mo, di ba? Di ba kapag halimbawa may problema tayo sa noodles, kunyari may ipis, hindi naman natin sinasabi, tikman mo, lasang ipis. Ipapakita mo. So dinemo niya, ang tigas talaga, partner. Mm-mm. Super duper tigas. Pag ginanon mo, kahit tayong dalawa maghila, hindi natin may hila basta-basta. Katagoport tayo. Correct! Magkakaroon ng palaro. Bigla-bigla. So sa madaling salita, talagang ano, talagang matigas. Okay, ano sabi ni ano ang ni sabi waitress? Sabi ni waitress, sabi niya, ay ganyan po talaga yung puto namin, sabi niya. Kasi gawa daw siya sa malagkit. Ganun ba yung partner? Hindi naman ako maniwala. Kasi na pag malagkit, parang matigas daw. Okay. Sabi ko, hindi, sabi niya, kasi bawal na po yan ipalit. Sabi ko, hindi ko naman sinasabing, sabi ng kaibigan ko, hindi ko naman sinasabing palitan mo. Mm-mm. Sinasabi lang namin na baka masira kayo dito. Dahil, nagsiserve kayo ng matigas na ano. Na puto. Siyempre, expectation ng tao. Pag puto, malambot, malinamnam, creamy, di ba gano'n? Iba't ang tigas-tigas. Mm-mm. Hindi naman po ako nag-order ng goma eh. Sabi niya, kasi alam ko yung tuna ng goma kasi kumakain ako noon. Sabi ng kaibigan ko, alam mo ng mga friends ko, kumakain ng goma. Diba? Tapos sumasagot pa, galit. Bumubulong-bulong. Bumubulong, galit pa. Sabi niya, ay ganyan po kasi talaga yung puto namin. Sabi ko, ganyan ka talaga yung sinaserve yung puto? Matigas yung hindi makakain ng tao? Diba? Sasagot alam mo, pa. It's a given part. Kaya nga. Lugi, hindi makakain. Tama. Lugi talaga. E paano ang humagat nga no, may pustiso partner? Oh, di ba? Kapag ganoon, ang automatic na reaction, ay, naku, pasensya na po ah. Palitan ko na lang po. O kaya, totoo kasi yan. Sigurado tama ka partner eh. Yun din na naisip namin. Ang puto para maging ganong katigas. Luma na yun. Siya. Totoo yan. Luma na yun. Baka kahapon pa. O kaya the other day. O kaya nung umaga. Tapos nainita, na-expose sa kung saan, di ba? Kaya tumigas. Correct. Pero kung ganun ang sagot ng waitress o ng waiter. O, alam mo ginawa namin? Anong ginawa nyo? Lahat ng patis tinapo namin sa floor. Si mga toyo. Kung masama ugali niya, masasawa ugali namin. Kasi mga ketchup, pinaghalo-halo namin. At higit sa lahat, nagnakaw ako ng isang kutsara. Eh, that's charot lang. Hindi, anong ginawa namin? Umalis na lang at definitely hindi na kami babalik doon. Correct. Hindi na babalik doon. Nag-iisip na i-post yung video ng matigas na puto. Diba? At higit sa lahat, nasira na sila. At hindi nakakuha ng tip.
Totoo yan. Yung pinaka na masaklap dyan. Kahit sabihin isang tao lang yun, isang grupo lang yung pumunta doon, hindi natin masasabi eh. Diba yung word of mouth na tinatawag, correct, effective yan. Tama. Kahit 10 tao lang yung pumunta doon, pero yung 10 tao, pinagalat na maganda ang servisyo mo. O, diba? Magiging 100 yan, 1,000, hindi natin masasabi kung hanggang saan. Ganon din yun kapag kahit 10 tao, yung naka-taste ng puto, alagoma, baka hindi ko nabasa, partner. Di ba may mga ala-ala yan eh? Di ba? May mga aros ala Cubana, di ba? Baka puto alagoma, hindi ko nabasa. Baka ako naman ang may mali. Sarap lang. Di ba kahit isa, dalawa, tatlong tao na nabigyan ng maling serbisyo at naikalat. Totoo. Di ba? Kakalat din yan. Kawalan din ng restaurant. Sayang dapat naman. Tama yung sagot eh. Kung ikaw yung partner, ano yung sasagot mo? Ay, pasensya na po, palitan ko na lang. Hindi yung, ay, hindi na po kasi yung mapapalitan. Di ba? Pareho niyan dun sa car dealer, partner. Walang lambing-lambing dito. Nagbibenta ka ng kotse, di ba? Present na meron libreng tint, di ba? Tama. May libreng masahe, di ba? Kung magagawin mo para yung maramdaman ng customer na natataranta ka, mabigyan mo lang siya ng magandang servisyo. Tama. Yung gano'n. Di ba? Kasi pag gagano'n, kakaawa naman siya, pinapalit pa natin yung order natin, natataranta tuloy sila. Bibigyan ko pa rin ng tip pag gagano'n. Okay, pero kung ganyan, eto sabi pa, wala po manager dito. Sabi namin, let's talk to manager, sabi namin. Wala po manager dito. Restaurant po ng manager? Ayun, may-ari na lang. Wala kong may-ari na ito. Ano to? Tambayan lang. Subuko kaya kayo sa BIR. Nakakaluko. Diba? Kung gusto niyo pong balik-balikan kayo ng mga customer ninyo, siguraduhin niyo po na yung servisyo niyo po maganda. Correct. Marunong makitungo ang inyong mga tao. Yan. Kumbaga, na-train ng maayos kung paano iti-treat ng maayos din ang mga customers. True. O mga kliyente. Yes. Ganun yun, kabisyo. Hay, naku, nakakaloka mga eksenang ganyan. Good luck kung ang trabaho mo ay service. Diba? Sana makapag-deliver ka ng maayos na servisyo. Para balik-balikan ka nila. Correct. O maya-maya, partner, i-upload na po namin ni Chris Schuper yung video ng aming 10th anniversary. Upload namin sa Facebook. So paki-like po ang aming Facebook fan page, i-search na lang po. Tambalan. Mamaya na, madami action, madami nga nagtatanong, partner. Kaya nasa na yung video daw. Ito papakita na namin. Okay, upload na namin later. Yay! Mamaya na tayo, alas 9 magkakabanding-bandingan. Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio ngayong Chris Schuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize na. Sabay-sabay tayo, mga kabisyo. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, magtoothbrush ka para